tayo po'y panandali ang manalangin at minsan pa maunawaan natin ang kanyang mga banal na salita. Tayo po'y sama-samang manalangin. Opo, dakilat papagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, kami po'y nagpupuri. Nagpapasalamat po kami minsan pa sa dakilang pribileyo na pinagkalabo sa amin. Binigyan mo kami ng pagkakataon sa araw nito na ikaw ay aming sambahin, paglingkuran, at purihin po ang dakilang pangalan. Malapang na marami salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagtanggap mo ng aming mga papuring awitin, Malapanginoon. At minsan pa dakilang Diyos, kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kamalian. Dalangin po namin na patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin, Malapanginoon. Sa pamagitan ng mga banal na salita, kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mapangunawa, Malapanginoon. Natanggapin namin na may kaamuan ng mga salitang itinanim na ito'y makapagliligtas ng aming mga kaluluwa, Malapanginoon. Alisin mo mga alinlangan sa aming puso, Malapanginoon, at aming sinasaway. Lahat ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, mami na mahal, sa ating dakilang Diyos, purin pong ating pinakamamahal, Panginoon. Habang inihanda po natin, mami na mahal, ang ating pambungad na talata, 2 Peter. 2 Peter chapter 2, verse 4 up to 9. Mami na mahal, ako po ay taus-pusong nagpapaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nagpapaabot din po tayo, mami na mahal, ng dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God, sa lahat mga beloved children, the Almeida family, sa lahat po ng ating mga minamahal makapatiran, sa ating mga manggagawa, mga awit, manunugtog. Patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimot ang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, sa lahat po ng mga beloved preachers po natin, mami na mahal, at minsan pa, mami na mahal, tayo po ay magbukas ng ating mga banal na kasulatan, 2 Peter, chapter 2, verse 4 up to 9. Dito po sa ikalawang Pedro, kapitulo 2, talatang 4 hanggang 9. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na magkasala mga yawa, kundi sila ibinulid sa impyerno at kinulot sa mahukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. At ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad. Natapat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran makasama ng ibang pito pa noong dalhin ang pagkagunaw ng sanlibutan ng masasama. At pinarusahan niya ang pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na pinapaging abo nang maging halimbawa sa mga magsipamuhay na masama. At iniligtas ang matuwid na si Lot na lubang nahahapis sa mga halay na pamumuhay ng masasama. Sapagkat ang matuwid na ito na namamayang kasama nila ay lubang nahapis araw-araw ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa utusan. At ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord! Purihin pong ating pinakamamahal at pangmamahal. Ang ating paksa ay pamagatan po natin, the last and second chance. Sinabi po ng Biblia, mamahal, sa Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace are you saved, through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. Mga minamahal, ang tinutukoy po na huli at ikalawang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa tao para sila po'y maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan sa langit, maminamal, ito pong sinabi ng Biblia, yung grace. Sabi rito, we are saved by grace, through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. Imagine, maminamal, gaano po ang pagpapahinood ng Diyos sa atin, mga minamahal. Sabi rito sa 2 Peter chapter 2, verse 4, yung mga anghel na nagkasala sila, ay binulid sila sa kalaliman
upang ilaan sa paghuhukom. Ibig sabihin ng minamahal, hindi binigyan ng Diyos ng chance ang mga angels nung sila'y nagkasala. Ang kanilang kasalanan, maminamahal, sinabi ng Jude chapter 1, verse 6, maminamahal, sabi po rito, iniwan nila yung kanilang tahanan at nagsipag-asawa sa mga tao. Sabi rito sa Jude chapter 1, verse 6, ang mga anghel ay hindi nag-ingat ng kalang sariling pamunuan, kundi iniwan ng kalang sariling tahanan. Iningatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw. Nung nakita ng mga anghel, maminamahal, na magaganda ang mga babae sa ibabaw ng lupa, iniwan nila yung tahanan nila sa langit. Ang mga anghel, sabi po rito, iniwan yung kanilang pamunuan, yung kanilang responsibilidad, iniwan yung kanilang mga tungkulin, at ang sabi rito, at iniwan yung kalang sariling tahanan. Ibig sabihin, iniwan nila yung langit, bumaba dito sa lupa, nag-asawa ng mga tao. Kasi nakita ng mga anghel, magaganda ang mga anak ng tao. Nag-asawa sila, samantalang bawal sa isang anghel. Sabi, hindi sila binigyan ng pagkakataon na makapagsisi. Karakadaka, sabi ng 2 Peter chapter 2, verse 4, sabi rito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkasala ang mga yaon, kundi sila ibinulid sa impyerno at ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Ibig sabihin, yung impyerno pala, hindi pa yun ang paghuhukom. Hindi pa yun ang pinaka-final judgment. Yung impyerno, detention cell pa lang. Habang hindi pa sila nahatulan, nakakulong sila sa impyerno. Sa madaling salita, yung impyerno, grabe na ang init doon, naglalagablab na apoy. Hindi pa pala yun ang parusa. Detention cell pa lang. Ang parusa talaga, yung paghukom, yung dagat-dagat ang apoy. Lahat ng mga nasa impyerno, pag sila humarap sa White Throne Judgment, itatapon sa dagat-dagat ang apoy. Ang pagkakaiba ng impyerno sa dagat-dagat ng apoy, sa impyerno, maminamahal, para ka lang iniihaw. Para ka lang iniihaw. Pero, doon naman sa dagat-dagat ng apoy, lumalangoy ka na sa dagat sa apoy yung wala nang paan na maapakan. Hindi na makaapak yung paa mo sa lupa. Para ka lumalangoy sa dagat na apoy. Kumbaga sa mantika, nilubog ka na sa mantika. Samantalang doon sa impyerno, parang pinirito ka lang ng konting mantika. Pero yung dagat-dagat ng apoy, yung para kang patatas na ginawang French fries, pinalulutan ka doon sa malaking kawa na maraming mantika. Yun ang dagat-dagat ng apoy. Ibig sabihin, kung ikukumpara. Sabi ng Hebrews chapter 2, verse 16, maminamahal, nung nagkasala, maminamahal, ang tao sa harapan ng Diyos, tinulungan sila ng malapanginoon. Yung anghel hindi na binigyan ng chance, pero sabi ng Hebrews 2:16, sabi diyan, sapagkat tunay na hindi niya tinulungan ang mga anghel, kundi ang tinulungan niya ay ang mga binhi ni Abraham. Sino ngayon ang mga bagong binhi ni Abraham, the modern Israelites? Sabi ng Galatia chapter 3 verse 26 up to 29, sinabi diyan, maminamahal, tayo'y mga anak ng Diyos sa pananampalataya natin kay Kristo. Tayong mga nabautismo kay Kristo Jesus ay ibinihi si Kristo. Wala nang Hudyo, wala nang Grego, wala nang lalaki, wala nang babae, wala nang alipin at wala nang malaya. Sabi, tayong lahat ay pantay-pantay na sa harapan ng Diyos. Tayo po'y lahi ni Abraham. Tayo po'y kabilang na sa lipi ni Abraham. At kung tayo po, mga minamahal, ay kabilang sa lahi ni Abraham, tagapagmana tayo ng pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan sa langit. Amen. Sabi, kung kayo'y kay Kristo, kayo ngay bini ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ang anghel, maminamahal, na nagkasala, hindi na binigyan ng second chance. Karakadaka, ibinulid sa impyerno para ilaan sa dagat-dagat ang apoy. Amen.
Pero tayo, maminamahal, sabi ng Biblia, hindi tinulungan ng Diyos ang mga anghel. Mas inuna pa tayong tinulungan ng Diyos. Grabe ang pag-ibig ng Malapanginoon. Sabi, ang lumang daigdig, sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 5, ang lumang daigdig ng panahon ni Abraham, panahon mga minamahal ni Lot, o panahon ni Noah, panahon ni Noah. Ang panahon ni Noah, mga minamahal, sabi ng Banal na Kaslatan, sa verse 5, sabi po rito ng 2 Peter chapter 2 verse 5, nung panahon ni Noah, mga minamahal, ang mga tao nung lumang daigdig, hindi na rin sila binigyan ng pagkakataon. Sabi, ang dating sanlibutan ay hindi rin pinatawad. Datapat iningatan si Noah na tagapangaral ng katwiran, kasama ang ibang pito pa noong dalin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masasama. Nung panahon ni Noah, mga minamahal, hindi na rin sila binigyan ng chance. Sabi, mga minamahal, sa loob ng 40 araw at 40 gabi, nagpaulan ang Diyos, mga minamahal, ng walang patlang, walang hinto, walang tigil. Iba pa yung lumalagpak sa langit, iba pa yung bumubukal sa lupa. Nilipol ng Diyos ang mga nananaan sa ibabaw ng lupa. Anong kasalanan, mga minamahal, ng Sodom at Gomorrah, ay ng lumang daigdig, sabi ng Mateo 24:37-39, sabi rito, kung paanong ang araw ni Noah gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng araw ng pagkagunaw, sila'y nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noah sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ang kasalanan, mga minamahal, ng lumang daigdig ng panahon ni Noah, wala silang time sa Diyos. Wala silang panahon sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sinabi ng Biblia, ang bansa o bayan na hindi naglilingkod sa Diyos ay malilipol silang lahat. Wala silang panahon, sabi rito, abala sila sa pagkain. Abala sila sa paghanap ng pagkain. Abala sila sa paghanap buhay. Sabi, sila'y nagsisikain, sila'y nagiinom. Naghanap, wala silang iniisip kundi yung inuman, kalayawan, pagpapasasa, maminamahal sa laman. Sabi, sila'y nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noah sa daong. Wala silang time sa Diyos. Ang kanilang isip ay nandito sa mundo, paano hanap ng pagkain. Pag may pagkain na, may pera na, magiinuman, magpapakasaya. Magsisipag-asawa, ang mindset ay ang buhay dito sa mundo, pag-aasawa. Kaya sabi ng Biblia, hanggang pumasok sa daong si Noah at dumating ang malakas na baha at nilipol silang lahat. Hindi sila binigyan ng chance, mga minamahal. Pagdating dito, mga minamahal, sa verse 6 and verse 7, mababasa natin hanggang verse 8, ang Sodom at Gomorrah. Ang kasalanan naman ng Sodom at Gomorrah, mga minamahal, gaya ng mga panahon natin ngayon, ang mga babae nagsipag-asawa sa kapwa babae. Ang mga lalaki nagsipag-asawa sa kapwa lalaki. Karumal-dumal sa Diyos. Sabi ng Banal na Kaslatan, mga minamahal, kung babalikan natin na nabasa natin, at pinarusan niya sa pagkalipol ang bayan ng Sodom at Gomorrah at pinapaging abo ng maging alimbawa sa mga nagsisipamuhay ng masama. At iniligtas ang matuwid na si Lot na lubang naapi sa mga mahalay na pamumuhay ng mga masasama. Sapagkat ang matuwid na ito ay namamayang kasama nila ay lubang nahapis araw-araw at ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. Laban sa kautusan. Kasi yung babae, na in love sa kapwa babae. Parang yung panahon natin ngayon, dati ang pangalan, Charis, at biglang naging iba na ang pangalan. Dati ang pangalan, ganun, mamaya. Sabi nga, dati, kaklase ko yan,
sabay pa kami nagpa-circumcise. Ngayon, Miss Universe na. Ganun ang panahon ng Sodom at Gomorrah. Hindi na sila binigyan ng chance. Sabi ng Biblia, nagpaulan ng apoy at asupre ang Diyos at nilipol silang lahat. Ang naligtas yung tatlo, maminamahal si Lot at ang kanyang dalawang anak. E sabi ng verse 9, maminamahal, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng parusa sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Ang Diyos ay marunong magligtas sa mga banal, ngunit handa rin maglaan ng parusa sa mga masasama. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, maminamahal, pinagpala tayo ng malapang ng Diyos sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon na maligtas. Binigyan tayo ng last and second chance para tayo po ay makapiling ng Diyos sa langit. Sabi ng Hebrews chapter 1, verse 1 and 2, maminamahal, meron siyang inilaan na paraan para bigyan tayo ng last and second chance. Basahin natin sandali, Hebrews 1 and 2. Dito sa Hebrews chapter 1, verse 1 and 2, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga ng tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Amen. Amen. Maminamahal, sinabi ng banal na salatan, ang henerasyon natin ngayon ay naglaan ang Diyos, maminamahal, ng paraan para bigyan tayo ng last and second chance. Binigyan tayo ng pagkakataon na makapagsisi. Sabi, maminamahal, nung unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa atin, mga ninuno ng, sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan ng mga pagpamagitan din yon ay ginawa ang mga ang sanlibutan. Nung unang panahon, maminamahal, dispensation of law. Sabi, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Pinadala niya ang mga propeta para bigyan ng another chance ang tao na maligtas. Pagkatapos ng mga propeta, maminamahal, pinadala ng Diyos ang mga propeta, hindi tinanggap ng tao, pinagpapatay nila ang mga propeta. Si Isaias, nilagari nila, maminamahal, biniti nilang nakabitin yung dalawang paa, tapos nilagari nila sa gitna, sa pagitan ng kanyang hita. Nilagari siya. Si Zacarias, sinunog ng buhay. Pinagpapatay nila ang mga propeta na pinadala ng Diyos para mga minamahal, iligtas sila, bigyan ng last and second chance. Pero pinatay nila. Kaya sabi rito, ngunit sa huling pagkakataon ay isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para tayo po'y bigyan uli ng pagkakataon na maligtas. Ngayon, yan yung tinatawag na grace. Sabi, for by grace are you saved through faith, not of yourselves, it is the gift of God. Itong pagkakataon tao na malapangin noon, ito po yung huling pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin para tayo maligtas. Ito po yung tinutukoy po, the last and second chance. The last and second chance. Nabayubay siya sa krus para iligtas tayo sa pamagitan ng biyaya. Ang gagawin lang natin, manampalataya. Amen? Ngayon tayo po yung mga mananampalataya na maminamahal. Wala nang chance na ibibigay sa atin. Last and second chance na yung hawak natin ngayon. Kaya kung tayo po'y magpapatumpik-tumpik pa sa paglilingkod sa Diyos, maminamahal, hindi na natin masisisi ang Diyos kung ang mga tao sa kapanahon natin ngayon o mga mananampalataya ay maiwan sa pagbabalik na malapanginoon, mga minamahal ay mapahamak sapagkat lahat na ng paraan ginagawa na ng Diyos. Ngayon, nandito na tayo sa last and second chance. Huling pagkakataon na ito. Last and second chance. Pag nagpalamig-lamig ka pa sa paglilingkod sa Diyos,
Sinabi po rito sa Mateo 24, talatang 40 hanggang 41, talo natin ng itaas natin ng 17 hanggang 22. Basahin po natin, mami na mahal, maiiwang ka sa rapture pag hindi ka nagpakainit na maglingkod sa Diyos. Nagpapatumpik-tumpik ka, sabi rito, Mateo 24, 40 hanggang 42, at itaas natin ng 17 hanggang 22. Dito po sa Mateo Kapitulo 24, talatang 40 hanggang 42, at akit po ng 17 hanggang 21. Kung magkagayusa sa bukit ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang Panginoon. 17 hanggang 22. Talan na hanggang 22. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Natapot sa aba ng mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tagginaw at sa sabat man. Sapagkat kung magkagayon, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayon di pa nangyayari buhat sa pasimula ng salibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas, datapot dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yaon. Amen. 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 Mami na mahal, pag tayo po ay nagpabaya pa, nagpatumpik-tumpik sa paglilingkod sa Diyos sa kabila ng lahat ng mga paraan ginagawa na ng mala Panginoon, wala nang iba pang chance na ibibigay sa atin pagkatapos nito. Last and second chance na to. Kapag nagpatumpik-tumpik ka sa paglilingkod sa Diyos, nagpabaya ka, sabi ng Biblia, mga minamahal, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. May maiiwan ang mga mananampalataya, sabi ng Mateo 24, talatang 40. Sabi, kung magkagayoy isa sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Kukunin yung mainit sa Diyos, iiwan yung mga malamig sa paglilingkod sa Diyos. Kukunin yung mga laging dumadalo, iiwan yung mga minsan lang dumalo. Yung once in a blue moon lang, pagbilog lang ang buwan. Sabi rito, dalawang babae ang nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at isa'y iiwan. Kaya pagkatapos na sinabi ng banal na kasulatan na may mga may iiwang mananampalataya, sabi, magkakaroon ng dakilang kapigatian na hindi pa naranasan mula nung nagkatao sa buong mundo. Hindi matitiis ng tao. Kasi sabi rito, meron siyang binigay, mami na mahal, na ang ating malapang noon may binigay na paraan para hindi tayo, mga minamahal, mawala sa kalooban ng Diyos kung ikaw ay maiwan sa rapture. Sabi rito, ang nasa bubungan, huwag nang bumaba para maglabas ng bagay sa kanyang bahay. Pag nag-rapture, kung saan ka naroon, huwag ka nang bumalik sa bahay mo. Maraming mga Kristiyano ngayon, naiwan lang yung cellphone kahit nakasakay na. Bababa pa. Para po, may naiwan ako. Cellphone lang yun. Pag may naiwan na isang bagay, naiwan lang yung charger. Ako, wala akong charger. Pag nalobat ako, hindi ko na matext yung mga kaibigan ko. Pati sa pagsamba, kasama yung cellphone. Hindi maiwan. Pag naiwan ka sa rapture, sabi rito, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba para maglabas ng bagay sa loob ng kanyang bahay. Huwag ka nang bumalik. Pag bumalik ka, huhulihin ka na ng mga nagtatatak ng 666. Pag karakadaka nag-rapture, mami na mahal, mag-take over, segundo lang, in a twinkling of an eye, mag-take over ang Antichrist, magkaroon ng one world, one government, one religion. Wala ng freedom of religion. Wala na kayong mapapakinggang pangangaral na salita ng Diyos, mami na mahal, sa mga churches. Yung binabaliwala mo ngayon, panahon ng pakikinig ng salita ng Diyos, nandun yung mga iba sa tindahan, kumakain. Panahon ng pagkain ng kaluluwa. Sa loob ng isang linggo, pinakakain mo ang iyong katawan. Hindi ka pa makontento pagdating ng pagkain ng salita ng Diyos. Katawan pa rin ang pinapakain mo.
Kaya nga, mataba ang katawan mo pero malnourished ang kaluluwa mo. Hindi ka makasama sa rapture, mga minamahal. Pagsisisihan mo, pagdating ng araw, hanapin mo ang salita ng Diyos, sabi ng Amos 8, talatang 11 hanggang 12, hanapin mo ang salita ng Diyos. Pupunta ka sa iba't ibang simbahan, punta ka sa Methodist, pupunta ka sa Baptist, pupunta ka sa born again, iba't ibang mga fellowship, mga simbahan, pero hindi na ganitong Word of God ang mapapakinggan mo. Ang mapapakinggan mo doon ay ipinapangaral yung Antichrist. Maniwala kayo kay sa Antichristo, sasabihin ng mga nakatayo sa banal na pulpito o sa pulpito nila. Sasabihin nila, maniwala kayo sa Antichristo sapagkat siya ang tunay na magbibigay ng kasaganaan, magbibigay ng kapayapaan. Dahil sabi po ng Revelation chapter 13 verse 5, bibigyan siya ng kapamalaan sa loob ng 42 months. Ibig sabihin ng 42 months, 3.5 years mag-reign ng Antichrist. Pati simbahan. Magpapadala siya ng mga preacher, mga magagaling magsalita, pero hindi Word of God ang dala. Sabi ng Amos 8:11-12, magkakaroon ng kagutuman sa salita ng Diyos. Hindi Biblia, hindi Word of God ang mapakinggan nyo. Mapakinggan nyo, itinataas si Antichrist. Puro magandang mga pangako. Bibigyan kayo ng magandang buhay. Bibigyan kayo ng kapayapaan. Magiging kasama kayo sa lipunan. Walang bersikulo kayong mapapakinggan kahit sang simbahan kayo mapunta. Hindi na salita ng Diyos ang mapapakinggan. Sa loob ng 3.5 years at sa huling pagkakataon bago maubos ang 3.5 years, pag hindi ka pa rin nagpatatak ng 666, hindi mo pa rin tinanggap yung tatak ng hayop, hahabulin ng mga nakakaalam ng salita ng Diyos, huhulihin sila. Kaya nga sabi ng Biblia, kayong mga nasa bubungan, huwag na kayong maglabas ng bagay na nasa loob ng iyong bahay. Dahil pag naiwan mo cellphone mo, maano ka na, madedetect ka na. Dala-dala mo yung cellphone mo, kahit saan ka magtago, mga minamahal, dahil sa mga tinatawag na microchip na nandoon sa ID, dahil sa SIM card, madetect ka, kahit saan ka magpunta, mahuhuli ka. Meron silang device na nilalagay sa cellphone para kahit saan ka magtago, kahit saan gubat ka magpunta, madedetect ka. Kaya nga, sabi, ang mga nasa bukid ay huwag nang magbalik para kumuha ng kanyang balabal. Ibig sabihin, itakas mo na yung buhay mo. Ito, tip to sa mga may iwan sa rapture. Total, ayaw nating pakinggan yung paraan para tayo ma-rapture. Yun na lang tip ng mga may iwan sa rapture ang ibibigay natin. Sabi, ang nasa bukid, wag nang magbalik para kumuha ng balabal. Ibig sabihin, once na naiwan ka sa rapture, pumunta ka na sa mga gubat, sa mga bukid. Doon sa mga liblib na lugar, iwan mo kung anong meron kang gamit. May cellphone ka kung anong meron ka na kayang madetect, maminamahal. Mahuhuli ka kapag dinala mo yan. Lahat ng mga bagay na nasa iyo na merong connected sa electronics, iwanan mo yan dahil madidetect ka, mahuhuli ka. Pag ikaw ay nahuli, pahihirapan ka. Sabi ng Revelation chapter 20 verse 4, pupugutan ka ng ulo. Pupugutan ka ng ulo. Hindi basta pugot. Pahihirapan ka, ito torture ka. Babalatan ka muna ng buhay hanggat hindi mo itinatatwa si Kristo, pahirapan ka. Kaya mas gugustuhin mo pang mamatay pero hindi ka karakada ka papatayin. Talagang pahirapan ka para magpatataka ng 666. Pero pag nagpatataka ng 666, sinabi ng Revelation chapter 14 verse 9 up to 11, pag nagpatataka ng 666, sabi diyan, maminamahal, iinom ka ng kagalitan ng Diyos na walang halo, sabi ng Biblia. Pahihirapan ka araw at gabi, tormented day and night without rest. Silang mga nagsitanggap ng tatak ng halimaw, tatak ng hayop na 666, at lahat ng sumamba sa hayop. Kaya hindi basahin natin itong Revelation chapter 14 verse 9 up to 11 at Revelation 20 verse 4. Basahin natin yung mga talata. Dito po sa Revelation chapter 14 verse 9 up to 11, at ang ibang anghel at ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay,
ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, naghahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahirapan ng apoy at atsopre sa harapan ng mabanal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay naipanlanglang magpakailanman, at sila walang kapahingahan araw at gabi. Sila mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan. At sinong tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan? Dito sa Revelation chapter 20 verse 4. At nakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Amen. 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 Sabi ng Banal na Kasulatan, pag hindi ka nagpatatak ng 666, sabi rito sa Revelation chapter 14 verse 15, Revelation chapter 13 verse 14 up to 15, sabi, mga minamal mangungusap, ang mga ribulto, ang mga graven images, magsasalita. At ipapapatay niya ang mga taong hindi sumamba sa hayop. Hindi tumanggap ng tatak. Ipapapatay niya. At ang paraan ng kanyang pagpatay, sabi na Revelation 20 verse 4, pupugutan ng ulo. Pupugutan ka ng ulo. E pag naiwan ka sa rapture, sabi ng Biblia, tumakbo ka na sa bukid, tumakbo ka na sa bundok. Buti na lang ang Ulongga po, maraming bundok, maraming bukid. Marami tayong pwedeng takbuhan. Pero kahit maraming bukid dito, maraming tatakbuhan, mahirap talagang maiwan sa rapture. Huwag na tayong paiwan, mga minamahal. Dahil pag nahuli ka, sabi rito, mga minamahal, sa aba ng mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na yun. Sa aba. Ibig sabihin, pag ikaw ay may mga bata, hindi mo matitiis yan na hindi pa inumin ng gatas. Walang pagkain, kukunin yan, mga minamahal, ng Antichrist. Kukunin lahat ng mga properties mo, lupa mo, pagkain mo, dadalang ka lang, rarasyonan ka lang, parang yung nangyari, mga minamahal, nung nagkaroon ng pandemya, na wala ng trabaho ang mga tao, pinadadalan, binibigyan na lang tayo ng pera, ng ayuda, binibigyan na lang tayo ng, hinatira na lang tayo ng mga bigay sa bahay natin. Sa pagkakataong yan, mangyayari po yun. Pero, hindi lahat bibigyan. Katulad ng ginawa ng DSWD, hindi lahat binigyan. Kahit ikaw na ang pinaka mahirap na tao, hindi ka rin bibigyan. Gaya ng ginagawa ng DSWD, hindi sila nagbibigay. Basta yung nakalista lang doon sa pangalan nila. Ganun din, hindi ka bibigyan kapag wala kang tatak na 666. Kasi hindi ka kabilang sa lipunan. Pero napakinggan po natin, pag tinanggap mo tatak ng 666, you are property of Satan. Wala nang pagkakataon, mga minamahal, kahit sabi mo, mala Panginoon, nagsisisi na po ako, ayoko na ng 666. Wala na. Sinanla mo na ang buhay mo, ang kaluluwa mo kay Satanas. Wala ka ng chance. E sabi sa aba ng mga nagdadalang tao sa araw na yon. Bakit? Kasi yung mga nagdadalang tao, 3.5 years mag-renew Antichrist, natural, 9 months lang yung sinapupunan mo. Mga nga naka sa panahon ng tataka ng 666. 9 months lang yung magdadalang tao ka eh. Oh. Kaya maaabutan mo yung baby mo, iyak ng iyak, walang gatas. Kaya dahil sa awa mo sa anak mo, magpapatatak ka ng 666 para bigyan ka ng pambiling gatas. Bigyan ka mismo ng pagkain ng gatas. Kaya sabi po rito, mga minamahal, at sabi sa 21, sabi, sapagkat magkakaroon ng malaking kapigatian, nagsagayo hindi pa nangyari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Magkakaroon ng greatest tribulation. Ano yung greatest tribulation ito? Revelation 16, 1 up to 4. Italo natin, mga minamahal, ng 8 to 14 at talo ng 18 hanggang 21, ang mga tubig magiging dugo. Magkakaroon ng sugat ang mga tao. Basahin natin ang mga talata.
Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata po ay 1 hanggang 4. At narinig ko isang malakas na tinig na mula sa santuwaryo na nagsasabi sa pitong anghel, "Humayo kayo at ibuhos ninyo ang pitong mangkok na ang kagalitan ng Diyos sa lupa." At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nagsisamba sa kanyang larawan. At ibinuhos ay ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang nanga sa dagat ay nangamamatay. At ibinuhos ng katlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at naging dugo. Dito po sa 8 hanggang 14. At ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw at ibinigay nito sa kanya nang masunog ng apoy ang mga tao. At nangasunog ang mga tao sa matinding init at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nagsisi upang sila'y luwalhatiin. At ibinuhos na ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon at nagdilim ang kanyang kaharian at nginatngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. At sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. At ibinuhos na ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga hari mula sa sikatan ng araw. 13. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propita ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaruroonan nila ang mga hari sa bunsalibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dito po sa... Amen. 18 po. 18. Sa 18 hanggang 21. At magkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at magkaroon ng malakas na lindol na di pa nangyayari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Isang lindol na lubang malakas, lubang nakakakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babilonya ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya bigyan ng inuman ng alak ng kagpagsikan ng kanyang kagalitan. At tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi mga sumpungan. At malaking graniso na kasilaki ng talinto ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit at namusong ang mga tao sa Diyos na sa salot na graniso sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Amen. 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 Napakahirap, maminamahal. Hindi mo gugustuhin na ikaw ay maiwan sa rapture. Pero ayaw mong maiwan sa rapture, pero ayaw mo namang magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Paano ka dadali ng Diyos na makasama sa rapture kung palamig-lamig ka? Biyan mo, panahon ng pagsamba, palakad-lakad lang tayo, pakain-kain lang yung iba dyan, ulisaper na ulisaper. Sinabi ng Biblia, maminamahal, magkakaroon ng malaking kapigatian na hindi pa nangyari mula na nagkaroon ng tao sa ibabaw ng lupa. Sabi rito, mga minamahal, unang-unang magkakaroon ng sugat ang tao. Sugat na, kala mo, bangkay na, mukhang bangkay na, lasog-lasog na, kalahati na lang, kinainan ng cancer yung kanilang katawan. Yung sugat, maminamal na epekto ng tinatawag po na radiation ng nuclear bomb. Ang nuclear bomb ng buong mundo, umaabot na po yan ng 12,500. Pag yan pumutok, hindi ka namatay, yung radiation lang yan kahit malayo ka. Ang isang nuclear bomb kayang gumunaw ng isang bansa. At kung medyo malayo yung bansa mo, tatangayin ng hangin yung radiation yan, yung pinaka-usok niya. Yun ang magiging epekto sa katawan ng tao. Unti-unti siya maaagnas. Katulad nung pumutok yung Taal Volcano, nagkaroon ng mga sakit yung mga tao, nagkaroon sila ng hika, nagkaroon sila ng mga galis, epekto ng volcanic eruption. Ito, yung pong tinatawag na epekto naman, maminamahal, ng mga nuclear bomb, magkakaroon ka ng sugat. Maaagnas ka. Magkakakanser ka.
yun magmumukha kang zombie. Kaya ang zombie sa Biblia, hindi yung patay na, inuud na, bumangon pa, hindi. Yung buhay ka pa, pero mukhang patay ka na. Sabi ng Revelation 9 verse 6, hahanapin mo ang kamatayan, tatakas sa'yo. Gusto mo nang mamatay, magpapatihulog ka sa bangin, hindi ka pa rin mamatay. Sa sugat na narara, sa sugat, sakit, tapos wala kang mainom, ang tubig magiging dugo. Kaya, sabi, at ibinuhos ang ikalawang salot, sabi, natuyo ang mga tubig sa batis, pati tubig na naging dugo, natuyo. E nasanay ka ng uminom, doon sisipsipin mo na yung leeg ng mga tao rito na unahan lang kayo. Ang ahabuli ng mga taong naagnas ang katawan dahil nagpatatak ng 666, yung mga Kristiyanong naiwan sa rapture. May daladalang istro. Sisipsipin yung dugo ng mga Kristiyanong naiwan sa rapture. Tapos, magkakaroon ng matinding init. Sabi ng Biblia, mamumusong ang mga tao dahil sa matinding init. Eto nga, grabe ang init ngayon eh. Paano pa natin matatagalan yung init na sinasabi pa rito? Hindi pa to greatest tribulation yung nararamdaman natin ngayon. Pero pagdating ng araw, mararamdaman natin talagang nagbabanta na sa panahon natin yung init na to. Yan ay patunay na totoo yung sinasabi ng Biblia. Yung malakas na lindol, yun ang patunay na maminamal nagbabanta na kaya nga mayroong tinatawag na big one. Bakit mayroon tayong tinatawag na earthquake drill? Sa mga iba't ibang mga sangay ng pamahalaan, mayroong earthquake drill. Kasi pati mga P-box, naniniwala sila na talaga magkakaroon ng big one, malakas na lindol. Yan nakasulat sa Biblia. Magkakaroon ng tinatawag na World War 3. Sabi, matutuyo ang ilog Euphrates para dumaan ang mga hari sa sikatan ng araw. Ang China, ang North Korea, lulusob sa Israel. Magkaroon ng tinatawag na World War 3. Dadayain ng bulaang propeta ang mga hari sa buong mundo. Uudyo kanyang magkaroon ng digmaan pandaigdig. Pag nagkaroon ng digmaan, maminamahal, hindi na sibat, hindi na pana, hindi na itak, nuclear bomb na, hindi na suguran ng tanke. Pindutan na lang ng nuclear bomb, pipindutin ng North Korea ang kanyang nuclear bomb, pipindutin ng Amerika ang kanyang nuclear bomb. Hindi man tamaan ng eksakto ang bansa natin, yung lang radyasyon niyan, matindi, unti-unti kang pahihirapan. Tapos sabi pa rito, maminamahal, magbabagsakan ang mga meteor, ang mga asteroids, ang mga malaking mga granisog mula sa langit, babagsakan ang mga tao, tunay-tunilada, babagsak sa mga tao, kaya nga ang mga tao'y magmamakaawa sa Diyos para maligtas. Amen? Kaya walang ibang paraan, maminamahal, sabi ng Banal na Kaslatan sa Proverbs chapter 11 verse 4, sabi diyan, ang kayamanan ay hindi makapagliligtas sa panahon ng galit, ngunit ang makapagliligtas sa atin ay ang katwiran. Ang katwiran. Anong katwiran yan? Yung paglilikod natin ng matapat sa Diyos. Bagong mangyari yan, yung greatest tribulation, kukunin tayo ng ating malapanginoon sa pamagitan ng rapture. Bago nagkaroon ng pagkagunaw ng panahon ni Noah, mga minamahal, nagpagawa ang Diyos ng arka para iligtas si Noah at ang kanyang 7 anak sapagkat ayaw ng Diyos na mapahamak ang mga naniniwala sa kanya. 7 lang ang naniniwala sa pangaral ni Noah, kaya 8 lang silang naligtas. Naglaan ang Diyos, maminamahal, ng arka para iligtas si Noah at ang kanyang buong sambayan. Nung panahon ng Sodom at Gomorrah, nagpadala ang Diyos ng anghel, 2 anghel, para iligtas ang mga mananampalataya, sabi na nahapis sa kanilang buhay na makasalanan. Maminang pinadala ng Diyos ang 2 anghel. Binitbit si Lot at ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak. Binitbit ng 2 anghel para bago magpaulan ng asupre tapoy sa Sodom at Gomora, naligtas ang sambayan ni Lot. Sa panahon natin ngayon, maminang mahal, ang church, ang makapagliligtas sa atin ay ang church.
Ito po ang the modern ark of safety, ang church. Manatili ka sa church. Sabi, ang paglilingkod mo sa Diyos, yan po maminamal ang makapagliligtas sa iyo. Ang kayamanan ay hindi pwedeng makapagligtas sa iyo, ngunit ang katwiran ang magliligtas sa iyo. Proverbs 11, but idagdag natin, 11 verse 4. Dito sa Proverbs chapter 11 verse 4, ang makayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot, ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Amen. 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 Kaya tayo nagsisikap maglingkod sa Diyos, maminamahal. Ito na ang last and second chance. Wala nang nakalaan ang malapangin nun. Pero kung pababayaan mo pa ang dakilang kaligtasan ito, sabi, wala na, maminamahal, wala nang hain na natitira pa sa atin. Wala nang pagkakataon. Hindi mo na pwedeng sisihin ang Diyos kung bakit ka naiwan sa rapture. Ang pinag-uusapan dito, maminamahal, yung langit at yung impyerno. Amen? Yung ang mga house and lot, nag-aaway-away yung mga magkakamag-anak, nagpapatayan sila dahil lang sa house and lot. Pero ang pinaglalaman natin dito, yung langit. Dito sa mga uling talata, maminamahal, sa Revelation chapter 21, verse 1 up to 4, talo natin ang verse 7, at talo natin ang 16 hanggang 21, ito ang naghihintay sa ating gantimpala sa langit. Anong piliin mo? Yung greatest tribulation dito sa lupa o ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit? Revelation 21 verse 1 up to 4, at talo natin ng verse 7, talo ng 16 hanggang 21. Basahin po natin. Dito po sa Apocalypse kapitulo 21 talatang 1 hanggang 4. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na mananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahandang gaya ng isang babaeng wasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanyang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man. O ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. 7. 7. At ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Dito sa 16 hanggang 21. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang at sinukat niya sa tambo ang bayan ay 12,000 estadyo. Ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. At sinukat niya ang kuta nito ay 144 siko o ayon sa sukat ng tao sa bakatibagay ng isang anghel. At ang malaking bahagi ng kuta niya na ay haspin at ang bayan ng dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay mga pamuting sari-sari mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, at ang ikalawa ay sapiro, ay katlo ay kalsidonya, at ang ikaapat ay esmeralda, at ang ikalima ay sardunika, ay ikaanim ay sardito, ay ikapito ay krisolito, ay ikawalo ay berilo, ang ikasiyam ay topacio, ay ikasampo ay krisopacio, ay kalabing isa ay hasinto, at ay kalabing dalawa ay amatista. At ang 12 pintuan ng 12 perlas, at bawat pinto ay 1 perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nangaaninag na bubog. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Imagine, maminamahal, ipagpalit mo yan. Titira ka sa mansyon, sabi, in my father's house are many mansions. Ang kalsada, ginto. Ang pader, ang mga haligi ay mga mahalagang bato. Magkaroon ka lang ng ganitong isang tipak, bilyonaryo ka na dito sa lupa, pero doon, haligi lang ng mga tahanan mo. Mga mahalagang bato, mga rubies, mga esmeralda, krisopasyo, amatista. Hindi familiar sa atin kasi mamahaling bato yan. Magkaroon ka lang ng isang tipak niyan, bilyonaryo ka dito, pero doon, haligi lang ng bahay mo. Tapos ipagpalit mo sa mga bagay dito sa lupa. Amen?
Kaya mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, sinabi ng banal na kasulatan sa Deuteronomy chapter 30 verse 9 and 10, sabi, piliin nyo sa araw na ito kung ano ang inyong pipiliin, ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o ang sumpa, ang kaligtasan o ang kapamakan. Kailangan habang nandito tayo sa lupa, mamili ka, hindi pwedeng tsaka na. Hindi pwede. Sabi ng Biblia, now is the day of salvation, now is the accepted time. Work out your own salvation with fear and trembling. Ang kaligtasan ay individual at personal. Pag nag-rapture, kahit sumabit ka sa palda ng nanay mo na mainit naglilingkod sa Diyos, maiwan lang yung palda ng nanay mo, bigla siya mawala, parang bula. Kahit mainit ang tatay mo, mainit maminamal ang nanay mo, ikaw palamig-lamig ka, kahit kumapit ka sa pantalon nila, hindi ka nila madadala. Kasi sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Amen? Kaya maraming magsisisi, laging nasa huli ang pagsisisi, maminamahal. Nung panahon ng angaral si Noah, 120 years ng aral, sabi nila, hindi totoo yan, ang init-init, bakit uulan? Pero nung pumapatak na, hindi, sandali lang yan, titigil yan. Nung umabot na maminamagal leeg, hindi na biro to. Nung umabot na maminamalanggang kanilang mga puno, nag-akyata na sila sa puno, hindi na, totoo na talaga pala to. Hanggang nagpunta sila sa kinaroroonan ni Noah, maminamal sa taluktok ng bundok, pero nakasarado na yung arka. Ibig sabihin, may pagkakataon na isasara ng Diyos ang biyaya ng kaligtasan. Pero habang tayo po, maminamahal, ay binibigyan ng pagkakataon magpakainit tayo. Laging nasa huli ang pagsisisi. Walang mawawala kung tayo po ay magpapakainit, maminamahal. Kasi habang hindi pa dumarating ang malapanganon, mainit ka, naglilingkod sa Diyos, pagpapalain ka material, physical, ligit sa lahat sa spiritual. At sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal, sa 1 Corinthians 9:26, hindi ako katulad ng iba na sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin ng sumusuntok sa hangin, yung nag-aalatsyamba, nagbabaka sakali. Malay mo, maligtas. Malay mo, hindi. Nagbabaka sakali lang. Ibig sabihin, tiyakin mo na, total, nasa katotohanan ka na. Tiyakin mo nang makasama tayo sa rapture. Everybody shout, praise the Lord! Huwag tayong magbaka sakali. Huwag tayong magdalawang isip. Tignan niyo si Apostol Pablo, bakit iniwan niya pagiging abogado, iniwan niya pagiging pariseo, iniwan niya pagiging senador. Ang dami niyang sinakripisyo sa paglilingkod sa Diyos. Kung ikumpara mo sa kalagayan natin, sino ka ba ngayon? Ano ka ba ngayon? Si Apostol Pablo, senador yan nung panahon niya. Abogado siya nung panahon niya. Obispo siya sa simbahan ng kanyang judisim, reliyong judisim. Pariseo siya. Pero sabi niya, ang lahat ng pakinabang sa akin, inari kong kalugian para makamit ko si Kristo. Nagtutumulin ako sa dakilang gantimpalang naghihintay sa akin upang makamit ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tayo, hindi pa nga tayo abogado, nagpapalamig-labig na tayo. Hindi pa nga tayo mga profesional, binabaliwala natin paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, bihira ang nakakasumpong ng katotohanan. 4,200 region throughout the world. Yung iba naghahanap pa kung alin ang tunay na religion tayo, nasumpungan na natin ang totoo. May mga signs and wonders and miracles, may patunay, maminamahal, na totoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Totoo ang ating church, totoo ang ating beloved pastor. Hindi na tayo maghahanap, sila naghahanap pa. Ikaw, nasumpungan mo na, nagbabaliwala ka pa. Pero yung mga naghahanap pa, sila ngayon ang sincero. Tingnan niyo yung mga nagbabakasakali sa kaligtasan. Napakasincero nila. Apat na araw yung simbahan nila, pagsamba nila. Disiplinado. Pag oras ng pangangaral, walang nagkakainan. Alagang walang nagkukwentuhan, walang umahawak ng cellphone. Pero hindi sila mapunta sa langit. Disiplinado. Kasi mali yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Si Kristo, tao lang sa kanila, pero napakasinsiro nila. Oh, tayo, nasa atin ang katotohanan, nasa tunay na gawain tayo ng Diyos, sigurado ang kaligtasan, tayo ngayon na nagbabaliwala. Anong pagkakaiba natin sa mga ganun? Kaya nasa katotohanan na tayo, magpakainit na tayo, mga minamahal, huwag tayong magbakasakali, huwag tayong gaya ng sumusuntok sa hangin. Everybody say, praise the Lord!
Tayo po yung tumayo. Umawit po tayo, mami na mahal. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin ang awiting, "Are You Ready Now?" Umawit po tayo, mga minamahal, habang tayo po ay nagsisisi bago tayo dumako sa ating mga kahilingan. Mga minamahal, isipisipin nyo. Tignan nyo, mga minamahal, anong makakabuti sa atin. Ang pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa ating sarili. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos, mga minamahal, ay kaligtasan. Ang pag-ibig sa Diyos ay makapiling natin siya sa langit. Ay handa natin ang ating puso, ang ating isip, ang ating kaluluwa sa pag-arap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Keeping on the command.
Minamahal. Naalala ko ang panalangin ng ating mala, Pastor. Sinabi natin, beloved Pastor, sa ating mala pangunabang siya po'y nananalangin. Ang sabi niya, mala Panginoon, kung maraming kapatid ang maiiwan, hindi na ako sasama sa rapture. Iwan mo na rin ako. Ayoko maiwan mga kapatid ako. Grabing pagmamahal sa atin ng ating beloved Pastor, Maminama. Hindi biro bago ka naging Kristiyano, Maminamahal. Bago ka naging masugid na mananampalataya ni Kristo, Maminamahal. Ang ating beloved Pastor, ilang beses nag-ayuno para sa iyo. Nag-ayuno ng 90 days, 40 days. Nagpupuri 20 hours a day. Hallelujah! Tapos magpapaniwala ka lang, Maminamahal, pababayaan mo ang kaligtasan mo. Hindi na ba tayo naawa sa malapastor, Maminamahal? Ang sabi pa ng malapastor, kung hindi makasama mga kapatiran ko, hindi na rin ako sasama sa rapture. Iwan mo na rin ako, mga Panginoon. Gusto niya, lahat tayo sabay-sabay. Lahat tayo kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya magpakainit tayo mga minamahal. Anytime babalik ang ating mahal na Panginoon.
lahat ng mga tanda, lahat ng mga nakikita natin sa paligid, naganap na, maminamon na palatandaan ng pagparito ng mga Panginoon. Mayroon lang pumipigil, maminamal, yung ating mga pagkukulang sa Diyos. Sinabi ng Biblia, ang Diyos ay mapagpahinuhod sa atin sapagkat ayaw niya na tayo ay mapahamak. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon ng magsisi. Kaya buksan niyo ang ating isip, buksan natin ang ating puso. Mga minamahal, huwag tayong magbingi-bingihan. Huwag tayong maging manhid, mga minamahal. Buksan natin ang ating puso sa ating mahal na Panginoon upang maging handa tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Manalangin po tayo, mga minamahal. Ipanalangin natin ang ating mga sarili. Ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay. Ipanalangin natin ang isa't isa. Pray one another. Forgiving one another. Love one another. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, sa gisag ng ating pagiging Kristiyano ay ang pagmamalasakitan natin sa isa't isa. Ang panalangin natin sa isa't isa. Ang pagmamahalan natin sa isa't isa. Kaya tayo po yung isama-samang manalangin na naman ang ating mga kahilingan, na naman ang ating mga pangailangan. Idulog natin sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ikaw ang nakakaalam sa buhay mo, sa sarili mo, kung nakahanda ka. Kung di ka nakahanda, magsisi ka, magpakainit ka. Sabi ng Biblia, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Sapagkat kung hindi ka magsisisi, ay paparin akong gaya na magnanakaw at hindi mo malalaman kung kailan ako paparito. Kaya tayo po'y sama-sama magsisi, manalangin. Opo, dakilat, mapagpala po namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Mala Panginoon, narito po mga minamahal na magkapatiran, narito po kami sa pamanang panalangin ng aming beloved pastor. Sama-sama po namin idinudulog sa iyo ang aming mga kailingan, ang aming mga pangailangan. Mala Panginoon, ang pinakahigit namin idinadalangin, mala Panginoon, ang aming pong mainit at matapat na paglilingkod sa iyo, mala Panginoon, alisin mga alindahin sa aming puso. Alisin mo sa amin ang pagdadalawang isip, mala Panginoon, hallelujah. Bigyan mo kami, malapang na ng tapat na puso at dalisay na magpapakainit sa paglilingkod sa iyo. Malapang na nalisin mo mga alinlangan sa lahat ng mga puso ng mga anak mo naglilingkod sa iyo, malapanginoon. Pagpalain mo sila, panghawakan mo po sila. Ano man ang kamataglay na karamdaman, pagaligin mo, malapanginoon. Ang mga kapatiran po namin, pagpalain mo sila material, physical, higit sa lahat sa spiritual, malapanginoon. Lahat ng mga minamalay, mga kapatiran, maging mga sumasabay sa webcast, tugunin mo ang kalma panalangin, mga Panginoon. Abutin mo sila, O Diyos, sa dakil at makapangyari ang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. At magsabing Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. At ang kabilang kamay, ipatong natin sa bahagi ng katawan natin na may mga taglay na karamdaman. Mga minamahal, at alisin natin lahat ng gawa ng kalaban, mga panghihina, palupaypay, alinlangan, halilimang biases, mga gawa ng kalaban, double-minded, mga minamahal, makasalalibutan gawain, alisawayin natin yan po yung gawa ng kalaban sapagkat gusto ng kalaban. Mga minamahal, doon tayo mapunta sa karya niya sa impyerno. Pero gusto ng Diyos, mapunta tayo sa karya niya sa langit. Kaya sawayin natin lahat. Sabi ng Biblia, mga minamahal, resist the devil and the devil shall flee from you. Kaya sawayin natin lahat ng gawa ng kalaban, mga karamdaman, mga panghihina, panlupaypay, lahat ng gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases. Sinasawayin namin ang lahat ng uri ng sakit, karamdaman, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, panghihina, panlupaypay, lahat ng mga sakit, ng mga karamdaman, low blood, high blood, hallelujah, diabetes, asthma, sakit sa puso, lahat ng uri ng karamdaman, pinalalayas namin sa makapangyari ang pangalan ni Jesus, demons of unbelief and doubts, demonyo ng mga kasanlibutang gawain, lumayos ka sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubts, vices began, problem be solved, in Jesus' name, deliverance, in the name of Jesus, in the name of Jesus, bless us, Lord God, in Jesus' name, amen and amen, praise the Lord. Tumayo tayo, mga minamahal, sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo po'y magpapasalamat sa ating malapanong bilang appreciation. Sabi ng Lucas 6:23, magsilundagay sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Tandaan po natin, mga minamahal, sabi nga, only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last.
Lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, ang matitira lang yung ginawa natin paglilingkod sa Diyos. Ang profession, baliwala yan. Ang medalya, baliwala yan. Ang pera, baliwala yan. Maminamal ang kagandahan. Ang lahat ng bagay dito, wala yan. Ang matitira lang yung ginawa mo para sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala ang naghihintay sa atin sa langit. Sabay-sabay, sumigaw, abang tayo tumatalon tatlong beses, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mami na mahal. We love you so much. But dearest Jesus loves you more. Bago ko po ibigay sa ating announcement, mami na mahal, sa ating beloved preacher, beloved brother Lando, mami na mahal, gaya po ng ating ginagawa, kukuha po tayo ng special love offering sapagkat hindi naman lingid sa atin, mami na mahal, na ang ating pong pastoral house ay kasalukuyan pa nating binabayaran. Kaya dito po natin na kinukuha, mami na mahal, yung iniipon po natin pambayad sa ating pastoral house. Pag ito po yung nabayaran na lahat, atin na po, wala nang alinlangan. Para lang naman tayong umuupa, pero magiging atin na po ito, mga minamahal. At dito rin po kinukuha yung ating kuryente at ang ating pambayad sa tubig. Kaya ito po yung inyo, mga minamahal, kami mga manggagawa. Bisita lang kami rito. Anytime, ililipat kami sa ibang mga outstation. Pero kayo, nandito pa rin kayo. Kaya para sa inyo ito, kaya tayo po, mga minamahal, ang magmalasakit sa pangailangan ng ating church sa lugar na ito, mga minamahal. Tayo po yung manalangin sa ating special love offering. Narito po ang aking co-worker, Beloved Paolo. Panalangin natin special love offering. At binibigay kong buong pagkakataon sa ating Beloved Preacher. Beloved Brother Boy. At taas po natin ating special love offering upang pagpalain ng basbasa natin malapay noon. Dakilang Diyos sa mga banasing dakila at marilag na pangalan naming malapay ng Jesus. Narito po kami sa aming special love offering na ito po ay ginagamit namin sa pangangailangan ng banal mong gawain sa lugar na ito malapay noon. Napagpalain mo po ang walang sawa na patuloy na sumusuporta sa mga baay-samba sa lugar ito. Itong aming samo dalangin sa mga pangyari pangalan ni Jesus. Amen. There's a feeling in the air of God is everywhere and this resurrection power is moving in this hour that Jesus might be glorified. It's glowing in the air of God is everywhere. Purin po ating pinanapay ni Jesus. God bless po. Tibilan si Dr. Chambers. At Diyos po siya magpala sa lahat po ng kaloob. Amen. Praise God. God bless po. Bilat ordin preacher po yung kaluya sa tinapag-aralang ebanghelyo ng kaligtasan. At tayo minamal sa ating announcement. Ating minamal mga bisita, minamal ang baguhan. Patuloy po minamal at ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayong tatlong beses na pananambahan sa loob po na isang linggo na maaari po yung madaluhan. Ito po ay sinasagawa namin ito yung araw ng Merkules, yan po yung ating midweek service. Nagsisimula po yung last 3 ng hapon, alas 8 ng gabi. At araw po ng Biyernes, minamalan po yung overnight prayer po yan. Nagsisimula ng alas 9 ng gabi, hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, ating general service, minamalan, nagsisimula po tayo
alas 9 ng umaga, nagtatapos po ng itong oras. Ito yung araw po yung Linggo ng ating General Service. Amen. Praise God. At mga ating kaliligtan, minamahal yung ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi po ito. Minamahal, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 po ng gabi, ang Lunes hanggang Sabado. At yung ating television program naman po, ito yung araw lamang po ng Sabado sa PTV Channel 4. Minamahal, ito yung araw ng Sabado, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po yan ang ating gabi. At yung ating radio program po sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15:30 at alapitan natin mga radio sa AM band po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ang ating gabi. Yan po minamahal yung ating mga schedule ng ating programa at schedule ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Schedule po natin, television program, at ating radio program po, minamahal yan po. Tangkilikin po natin, minamahal. At paalala po muli, yung nalalapit na church anniversary sa Dako ng Main Church, minamahal. Lobby na malapay, hindi pa siya babalik, minamahal. Pagdiriwang natin na 58th year anniversary ng gawain ng Jesus Miracle Crusade sa may main church po, minamahal. Kaya sa lahat ng ating beloved choir, magpundo po kayo ng ayuno, minamahal, 50 days are requirements po. Minamahal sa lahat ng ating beloved choir na ayuno, fasting, minamahal. Praise God. Kaya minamahal, mag-ipon tayo ng ating mga ayuno kahit na paunti-unti, palimang araw, hanggang sa mabuo po natin yung 50 days. Amen. Praise God. At meron po tayong lihas, minamahal, meron tayong counseling. May mga katanungan po patungkol sa paglilingkod sa malapay noon. Lumapit na po sa ating beloved preacher's area. Nandiyan po ating beloved preacher. Makanda po na kayo po yung kanyang paglingkuran. Meron din pong bautismo sa hindi pa na bautismohan. May bautismo po at libre po ang bautismo, minamahal. At yung damit na yung sinusuot, di po mababasa yan. Meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Amen. Praise God. At minamahal, pagkatapos po nating closing prayer, may practice po ating mga beloved adult choir, ating mga beloved singers at mimers, may practice po kayo para po sa nalalapit na Father's Day sa susunod na linggo, minamahal. May mimers at beloved mimers, ating beloved may singers, minamahal. May practice din po kayo mamaya po pagkatapos sa closing prayer. Amen. Praise God. At kung wala na po additional announcement, kailan po sa ating beloved choir, mamaya po minamahal, tulong-tulong po tayo mag